Hello, magandang araw mga katropa. Welcome back sa ating channel. Today guys, imo-model natin yung structure na to. Ito yung perspective niya. Ang dimension niya, ang horizontal distances ng ating columns is 4 meters. Sa cantilever naman, 1.45. So, apat na 4 meters, isang 1.45. Dito naman, 4 meters, 2 meters, 4 meters. Tapos, ang elevation niya, 3 meters lang, isang 1.25. Yun yung sa parapet. So, pag nag-model tayo guys, unahin natin tong second floor framing. Kung saan ang distance niya is 3 meters mula sa natural grid line. So, i-assume natin to, itong sa baba, yun yung point of origin natin. So dito, since gagawa tayo ng bagong, magmo-model tayo ng bago, hindi naman tayo mag-o-open ng existing, dito tayo sa new. Click mo lang new, then lagyan mo ng file name yung gagawin nating structure. So, your house. Then ang location niya, so pwede kang makapamili kung saan mo isisave. Tapos, dito tayo sa analytical. Ang unit natin, metric. Then, pagkatapos nyan, click mo yung create. So, ito na yon yung, ano natin, working space. So, ang gagawin natin guys, gagamit tayo ng grid. Marami tayong mga paraan paano mag-start sa pag-model. Pero una, gagamitin muna natin yung grid. So, kung mapapansin mo, tatlo ang pagpipilian. Kahit saan dyan, pwede naman. Pero, maunahin natin gamitin tong beam grid. Click mo lang yan. So, ito na yung grid. Magkasano may mga grid line yan eh. Yung grid line na yan, ito yung default ni ano. Makikita natin dito. Default grid. So, linear. Kung mapapansin mo, equal spaces yan. Sa x x direction and y direction or z direction equal spaces. So ang atin ito, hilahin mo lang to pataas para makita tong ditong portion. Tayo gagawa lang tayo ng atin. So ito, click mo tong create. So makikita mo dito mayroong drop down kung saan makapamili ka ng tatlong choices, depende sa sitwasyon kung ano yung imo-model mo. Linear, ito na yung linear na ito. Radial naman, pabilog yung structure mo. So, depende sa atin, gamitin natin irregular. Irregular meaning, yung spacing ng columns mo hindi pareho. Hindi, so, mayroon tayong 4 meters, mayroon tayong 1.45. Meron tayong 2 meters, hindi siya uniform. So, ito ang gagamitin natin. So, click mo lang to. Then, lagyan mo nang ulit ng name. Kahit ano lang, kahit yung name mo na lang. O sabihin natin, Roger. So, yung slab natin is 3 meters. Framing natin. Ito ang una natin gagawin. So, 3 meters siya. So, lagay natin dito 3 meters. Tapos, kung makikita mo dito sa global axis, since slab ang gagamitin natin, ang gagawin natin, so, papipiliin natin dyan is yung XG. So, click mo na ito XG. So, dito, ito na yung distances ng bawat kulong. Kung makikita mo dito,
apat na 4 meters yan along x-axis. Tapos 4 meters, 2 meters, 4 meters naman along g. So dito, apat na 4 meters, isang 1.45 sa cantilever. So lagay natin dito, apat na 4 meters. Space lang ang ano nila. 4 meters, then click mo yung space bar. 4 meters, then 1. Tayo dito, ito yung origin natin. So mula sa origin, pakanan tayo. Tapos pababa. Hindi siya pwedeng balibaliktad. Pag galing tayo dito, 1, 2, 3, 4, apat na 4. Tapos 1.45. Ganun ang pag fill up natin dito. Pag-adsin nyo. So pagkatapos nyan, click mo lang yan, okay. So makikita mo, dalawa na. I-uncheck mo na lang to. Nawala yung default niya. I-check mo yung ginawa mo. So ito na yun. So makikita mo sa cursor natin, nakalagay yan X. Kahit mag-click ka saan dyan, pwede ka nang mag-start. Pero kung hindi yan naka-highlight, kagaya nito, nagbago yung cursor natin. Kahit anong click mo dyan, wala. Hindi ka maka-snap dyan sa kahit saang dyang node. So kailangan naka-highlight to. Pag-highlight mo dyan, yan. So okay na. Pwede ka na mag-start. Mapapansin mo, mayroon siyang rubber band sa cursor mo. So ibig sabihin yan, kahit saan dyan sa node, pwede ka mag-click. Click ka dyan, dito. Tapos, pag bumalik ka dito, mayroong rubber. Kailangan matanggal yan. So para matanggal siya, sa keyboard mo, click mo lang yung control. Hold control, then click dito. Pagka-click mo, saka mo i-release yung control. Okay. So, tuloy-tuloy naman. Tapos ganun ulit. Hold control, then click dito. Kahit balik-baliktad, wala namang kahit anong direction. Tapos hold control. Ayan. Tapos hold control, dito, pabaliktad. Hold control. Pagkatapos niyan, paano mo matatanggal yung rubber band? Click mo lang dito. So yan. So okay na siya. Ngayon, i-close mo lang to. So na-close na siya. So kung mapapansin nyo guys, sa ngayon, ang cursor na gamit natin is beam. So pwede ka mag-select na ngayon ng beam. Pwede ka magpalit-palit ng cursor. Dito ka lang punta ka sa select. Mapapansin mo, mayroon tayong node cursor, beam cursor, plate cursor, solid cursor. Sa ngayon, ang ginagamit natin ay itong dalawa. Beam cursor at node cursor. So, ganun tayo magpalit ng cursor. Kasi pag naka-beam, naka-node cursor ka, pag i-highlight mo itong ginawa mo, ang masisilik dyan ay mga nodes lang. Kasi naka-node cursor tayo eh. Hindi mo masisilik ang beam. Kaya kung gusto mong masilik ang beam, punta ka dito sa beam cursor. Pagka beam cursor mo na, mapapansin mo, yung cursor mo ay hugis arrow. Pag naka-node cursor naman, mayroong symbol na node doon sa cursor mo. Arrow na may node. Pag beam lang, arrow lang. So ito, naka-beam tayo, beam cursor. Masisilik mo ngayon ang beam. Mayroon ding shortcut yan para hindi ka napupunta dito. Dito, right click mo lang tapos select cursor. So, pwede ka mamili dito. Node cursor. Beam cursor. So, pag-aralan nyo guys, right click. May mga ano yan, mga different functions. Display, levels, add beam. So, mayroon ka rin magagamit dyan.
isa sa mga ano to para mapadali, shortcut. So pag nag-draw tayo, nagmo-model tayo ng structure, mapapansin mo nandito yung nag-umpisa sa geometry. So ang workflow natin dyan, mula dito, papunta tayo pa kanan. Ibig sabihin, sa geometry, yun yung nagdo-draw ka lang, nag-i-sketch. Pagkatapos mo ma-draw lahat, punta ka na sa properties. So pagkatapos sa properties, materials, specifications, supports, loadings, pagkatapos ng loadings, analysis, and then design. So balik tayo dito. Dito naman, pwede kang pagpalit-palit dyan. May ilong kang i-select, punta ka dito. Yun nga, papalit ka ng ano. So, ang gagawin natin sunod, ang mapapansin natin dito sa elevation, mayroon tayong mga kulum pababa. 3 meters yan. So, ito ang gagawin natin. So, ito guys, ito naman yung mga pag may nag-view ka, punta ka dito. Ito yung isometric view, top view, bottom view, left side view, front view, right side view, and rear view. So, dito tayo sa top view. Since kailangan natin ng kulum, i-highlight lang natin to. I-highlight natin tong mga hanggang dito. Kasi itong natira na to, cantilever to eh. Walang kulum yan. So kung titingnan natin to sa front, ganyan. Gagawa kasi tayo ng mga kulum pag ganun. So kukopyahin natin tong mga node pababa. Paano natin siya kopyahin? I-highlight mo siya or i-select mo yung mga nodes. Mga nodes lang i-select mo din. Right click, copy. Then, right click ulit, face nodes. So, i-paste mo siya 3 meters sa y direction, negative. Pababa siya eh. So, negative 3. Yan. So, mayroon na tayong mga nodes doon. Ngayon, i-highlight ulit natin yung mga nodes. Nakikita mo naka-highlight. So, dito sa geometry, click mo yung kung itutok mo to, ito. Ito yung conic beams. Itong area na to, conic beams. Conic beams along y-axis. So, yung mga naka-highlight na mga, ano mo, mga nodes, automatic, magkukunik siya ng beams along y lang. So, kung ano lang yung katapat niya. Along y. So, ibig sabihin vertical siya. Hindi siya pwede magkukunik na pa-slanting, pa-horizontal, kasi ang pinili mo along y. So, naka-highlight siya. Ibig sabihin, itong node na ito, saan siya magkukunik ng beam? Pa-vertical. So, dito, automatic, dito yan. So, click mo. Yun. So, ito, isa sa mga mabilisang paraan. Ang sunod, magkikita natin sa elevation, meron na naman tayong slab dito. Ang slab natin dito, guys, is pareho lang dito sa, ito, second floor to. I mean, ito yung roof deck. Roof deck, then second floor. So, ang second floor at roof deck pareho lang. Since pareho lang naman siya, punta tayo sa view ulit. Tapos, front view. Since pareho lang naman siya, so, ikukopya lang natin yung nasa second floor. So, pagpalit naman tayo ng cursor, punta tayo sa beam. Bakit beam ang ating sisilik para masilik yung mga beams? So, ang gagawin natin,
isisilik mo siya lahat. Then, copy, face trims, 3 meters. Yun. So, ito na yung, andito, mayroon ka pang 1.25 na para parapit. Pero yung parapit na yan, yung mga beams lang niya sa gilid lang. Columns. Wala yan sa gitna. So, ang gagawin natin dito, view mo sa front, then, i-view muna natin to. I-isolate natin to kumbaga. Highlight mo siya, then right-click, new view. Display the view in the active window. Create new window. Ito, display. Ito yung sisilik natin. Display the view in the active window. So, kung ano yung sinilik mo, yun ang mabiview. Mawawala sa paningin mo itong iba. So, click OK. So, yan. So, ngayon, review mo siya sa ano ngayon? Top view. So, ang gagawin natin ngayon, guys. Kagaya kanina, yung gagamitin na naman natin to, itong Conic Beams. Yung ginawa natin kanina. So, i-highlight mo lang itong pili ka ng node cursor. Highlight mo yung mga node na yan. Hindi kasama to sa dulo kasi mapapansin mo, wala na. Hindi na to kasama. So, i-highlight mo dito lang. Tapos, pag-highlight mo dito, i-press mo yung control. Yan. Yan, ganyan. So, kung titingnan mo sa isometric, yan ang nasisilip. So, yun ay 1.25 pataas. So, copy. Tapos, paste nodes. Then, Y, positive 1.25. So, nandyan na siya. Ngayon, i-highlight mo rin yung mga nodes na yan. Kasi, magkukuni ka ng beams dyan. So, view mo siya dito sa front view. Tapos, press control, then select itong mga nodes. Yan. So, view mo ulit sa isometric para makikita mo kung nasilik na lahat. So, pagka-view mo dyan, punta ka na dito sa geometry, then ito, Conic Beams. So, Conic Beams vertical. So, why? Yan. So, ngayon, mayroon na. Ito namang beam sa ano, kailangan may beam ka dito eh. Maraming paraan sa paglalagay ng beams. Pwede namang kagaya niyan. So, lipat mo yung cursor sa beam cursor kasi beam ang lalagay mo. Pwede ring diretso dito, add beam ka na. Ngayon lang, paisa-isa nga lang siya. So, subukan natin. Add beam, so pwede mo siyang isa-isang nilagay yan. Yan. Ngayon, gamitin natin yung kanina, yung mabilisan. Pwede rin, punta ka sa node cursor. Halimbawa, ito dito. I-highlight mo lang to. Ito mga ito. I-highlight mo yung saan magkukuni ka ng beams. Kunwari, ganyan lang muna. So, dito ka connect beams along X naman. X-axis. So, automatic ito. X-axis to. Magkukunik yan. Click mo. So, yun. May beam ka agad. So, kung isubukan mo naman yung sa Z-direction naman. So, ito. Highlight mo yan. So, connect along Z-axis. Yan. So, kagaya ng kanina, kung gusto mo pa isa-isa, depende kasi yan sa sitwasyon. So, kung pa isa-isa, dito ka sa beam cursor and then add beam. Pwede yan. Ganyan. Yan. So, mayroon ka ng mga beams. Ngayon, to view the whole structure,
Punta ka dito sa view. Tapos display whole structure. So andyan na siya lahat. Pwede mo siyang, although wala pa tayong properties na nilagay, pero pwede mong i-view siya, kumbaga sa ano yan, maiikot-ikot mo siya. Pero naka-wireframe pa lang yan kasi hindi pa tayo nag-assign ng mga dimensions ng kulong. Kaya lang, pwede mo siyang maikot-ikot, makikita mo kaagad kung alin yung kulang, baka mayroong hindi na ilagay. Ganyan. Dadrag mo lang yung cursor, ganun. Yan. So, kung makikita mong okay na, X mo lang to, click. Yan. So, ang kasunod natin gagawin ay dito na tayo sa properties. Na properties na tayo, ang ating mga columns, iisa lang dimension natin sa column. 400 mm by 400. Sa mga beams naman, 300 by 400. For simplicity lang muna tayo, guys. So dito tayo, mula dito, paglipat natin dito, ito na ngayon yung dialog box. So umpisa natin dito tayo, define material. Since ang ating kulum is rectangular or square, square or rectangular, iisa lang yan, ito lang yun. Rectangle, i-click mo. Then, lagay mo dito. Makikita naman dito eh. So, sa kulum, 0.4 by 0.4. Tapos, ang ating material, tatandaan mo, yung default lang muna. Ito lang muna ang default. Pero later on, pwede kang gumawa na ng material na sarili mo. Sa ngayon, default lang muna ang gagamitin natin. So ito, 0.4 by 0.4, din click add. Tapos sa beam naman, ang beam natin is, dimension dito is 300 by 400. So ito yung 300 mm, 0.3 meter, 0.3 by 0.4 meters. Material is concrete, default, din add. So nandiyan na. Ngayon, i-assign natin ang una yung column. Ito yung column natin. 0.4 by 0.4. Ang pag-a-assign nito, pwede tayong paisa-isa. Click mo siya dyan. Then, mayroon dito, assign to selected beams. Kung tanggalin mo yung selection, wala pa siya. Kailangan naka-highlight mo na to. Tapos, i-assign mo saan? Dito, halimbawa. Then, click. So yun, na-assign na siya. Ngayon, kung gusto mo naman ng mabilisan, alam naman natin na yung column natin iisang size lang. So ibig sabihin, pwede ito pang one time. Silik mo sila lahat. So ang pag-silik nito is, dito ka lang sa select, from the word select. Tapos, dito, ito yung sa mga beams, columns, ito yun. Ito namang area na to sa mga plate. Makikita mo dito plates, beams, nodes. So dito tayo sa beams. So select mo dito yung lahat ng mga beams na parallel to X. Since kulum ang ating isi-select, so parallel to Y tayo. So click mo yung Y. So automatic na select na siya kaagad. Saka mo ngayon i-click yung assign. So, na-assign na. Pero, hindi mo ito pwede gawin kung iba-iba ang size ng column natin. Depende yan sa sitwasyon. Marami yung paraan ang pag-select, ang pag-assign ng mga properties. So, ito ngayon ang aaralin natin, guys. So, ito. Na-assign na natin. So, ang sunod nating assign is beam. So, alam din natin na ang beam, iisa lang ang size. So, pag mga ganyan ay isang size, pwede mo na siyang isilik ng pang diretsuhan na isang click lang, nasilik na lahat. Pwede rin pa isa-isa, kagaya kanina. Click mo yan. Tapos, assign.
Yan ay kung iba-iba ang size niya. Pwede rin mag-silika. Halimbawa, ito, silik mo dyan, tapos silika dito. Random. I-click mo lang yung control. Kasi ang mangyayari, kung hindi mo i-click ang control, pag silik mo dito, tapos silika dito, mawawala ito dito. So, i-click mo lang ang control habang nagsisilika. Yan. Tapos, assign. Pwede yan. Pero since iisa lang naman ang property sa beam, iisa lang ang dimension eh. So, silik mo niya pang one time. So, kagaya kanina, dito, silik, remember, sa beams tayo. Huwag tayo magkamali sa plates, huwag sa nodes. Dito tayo sa beams, silik, pero naka-highlight mo muna ito. Kailangan naka-highlight mo na yan. So, silik, since beam, parallel to X. So, nakita mo, selected na yung sa X. Pero mayroon din tayong beam sa along G. So, click mo ulit. Select parallel to G. Yun. Then, assign. So, na-assign na siya. Sa materials, ang ginamit natin ay default. So, hindi na tayo gagawa dyan. Pero, in this tutorial, ang ginamit natin ay default lang muna. Pero sa actual na design, depende sa design mo kung anong materials, magki-create ka noon, dito ka mag-create. Sa ngayon, i-skip muna natin 'to. Kasi mayroon na tayong materials eh, itong default niya. So, materials tapos na tayo. Dito na tayo sa specifications. Sa specifications, yun yung gamitan natin ng offset. Click mo lang to. Itong nodes. Pag gumawa ka ng mga floor diaphragm, master sleeves, beams, ito isa regarding sa beams naman. Yung release, offset, yung mga property reduction. Beams and coulombs, iisa lang yan. Beams lang ang tawag dyan. Kaya kung mapapansin mo, walang coulombs dyan. Ito, coulomb. Pero beam lang din yan. So, release, offset, property reduction. So, ito lang yung mga kailangan natin, guys. Wala yung sa truss. Hindi natin magagamit yan dito sa case na to. Yung iba naman sa fireproofing. So sa ngayon, sa ano na to, ito ang gagamitin natin. Release, offset, property reduction. Yan ang gagamitin natin. So itong release, ito yung kung magre-release ka ng moment. So maglalagay tayo dito, start, i-release mo yung MG. Add. Then end. Ngayon, bago ka mag-a-apply nito, kailangan mo munang maging uniform to, hindi siya salu-salungat. Nakakalito tingnan kasi sa dami para mayroon tayong command dyan. Para sure ka na lahat na green ayon yung malapit sa origin, tapos yung blue palayo ng origin. Makikita mo, pansinin nyo guys, ito yung origin natin. So, kung dito ka na beam, yung kulay green mo is malapit siya dun sa origin, kumpara dito. So, paano mamimintin yan eh, sa dami nito malilito ka. Ito, press A lang ulit para mawala. Yan. Pag gusto mong lumabas ulit yun, press Shift A. Gusto mong mawala, Shift A ulit. Sa keyboard ah, Shift A. So para sure ka, kasi hindi kong isa-isahin mo yan, nakakalito eh. So ang gagawin natin dyan, punta ka dito sa, sisilik mo muna siya, Control A,
nakasilik na yung beams. Pero kung naka-node cursor ka, hindi mo masisilik yan. Ang masisilik mo, mga nodes. Kaya kailangan naka-beam cursor ka. So, control A, marami kang pagpipilian dyan. Dito naman sa utilities, makikita mo rin yung beam tools. So, silik muna natin to. Silik nyan. Punta ka sa beam tools, then beam incidence. Click mo yung beam incidence. Mayroon kang tatlong choices dyan. Switch incidence of selected beams. Set the incidence order of the selected beams to so strut node is closer to the origin. So yun kanina, yung sabi ko sa inyo, yung start mas malapit siya sa origin kumpara sa end node. So ito ang pipiliin natin. Click mo yan din, okay. So pagbalikan mo, shape A, ito yung start node, yung green. So makikita mo yung green, always malapit siya sa origin. Kung ba, for example, itong dalawang beam na ito. So, yung start node niya, malapit siya sa origin. With respect to Y, nasa 0 siya eh. Samantalang yung end node, 3 meters pa siya. Ano niya? So, kung ito namang beam na to, with respect to X, malapit yung start node. So, uniform siya. So, ganun, pwede mo nang i-apply yung start end. Kasi may start end, mayroon ka dyan eh. Saan mo ito ma-apply? Dito yan ma-apply sa cantilever. Magre-release tayo ng moment dyan. Saan yan magkikita? View mo muna siya sa top. So, ito yung cantilever natin. Ito yung cantilever. So, kung i-view mo siya sa harap, yan, ito yun. So, isilik muna natin, i-hide natin yung iba. Ang ipapakita natin dito, yung mga nakasilik. So, paano yun? Highlight mo sila, then right click, then new view. Then, okay. So, tingnan mo ulit sa front view. So, ito na yung mga beams along X direction. Makikita mo dito eh. Tapos, ito naman yung along J direction. So, magre-release ka ng moment dito lang para wala kang moment dito sa support. Kasi mapipilipit, delikado sa torsion tong beam na to eh pag hindi siya naka-release. So, highlight mo lang yan lahat na yung tatlo na yan. So, nakaklik yung end. Sa end, kahit saan naman dyan. O, so start muna tayo, then assign. So, makikita mo mayroon ng kulay blue dyan. Highlight muna. Click mo yan, tapos highlight. Then, assign. Ayun. So, pagkatapos nyan, view mo na lang lahat yung structure. So, mayroon na doon. Oh. So, huwag natin kalimutan, guys. Pag na-apply ninyo ang properties, para sure ka na wala kang nakaligtaan, pwede mong i-double check dito. Punta ka lang sa view. Basta, related sa view. Kaya, punta ka sa view, then 3D rendering. So, dito mo sa paikot-ikutin. Kanina, wala pa tayong in-apply na properties. Kaya, kanina, wireframe. Ngayon naman ito, naka-ano na siya. So, dito mo matitsay kung meron kang hindi na, merong column na walang property assignment. Or ang pangalawa, pwede ka dito. Dito, select. Pwede ka to sa select, then click mo dito. Missing properties.
So, ang sabi niya, no entity with missing properties found. So, ibig sabihin, kumpleto siya. Yun yung mga isa sa pamamaraan para ma-check niyo. Dito rin sa BIM tools. Utilities, BIM tools pwede ka rin. Check mo kung wala kang duplicate BIMs. No duplicate member is found. Orphan nodes. So, no orphan node found. Okay. So, balik tayo dito sa ano, specification. Ngayon, gagamit tayo guys ng ito, offset. Kung mapapansin natin dito, ang ating beam ay laging nakaano lang. Itong beam na to, hanggang doon lang siya sa centroid, sa center line. Kung ating itong beam, column natin is 400 yan eh. So, ano ang kalahati ng 400? 200. Hanggang sa center lang siya. Hindi siya dumidiretso dito. Ganon din tong ano. Lahat yan nakaano lang sa center line. Parang ito, sa center line lang kasi yan eh. Yung mga intersection na yan. So, gagamitin natin ng offset para, kasi sa ngayon, hindi sila level. So, umbaga sa ano, itong beam, yung dalawang beam, bababa natin siya ng kalahati ng beam. Ano ang size ng beam natin is 300 by 400. So, yung 400 doon, yung depth nito, 400. So, kalahati ng 400 is 200. Itong beam na to, ibababa natin ng 200 para pumantay siya dito sa kulom. So, itong dalawang kulom, ibababa natin ng 200 millimeter. Kung sa meter, 0.2. Tapos, yung beam natin dapat hanggang doon lang sa gilid ng kulom. So, iuurong natin siya. So, ang tawag doon, offset. Bababa siya. So, baga sa ano, i-offset natin siya pababa. Tapos, i-offset din natin siya pakanan. At the same time, ito ganun din itong ano, itong beam na to. Itong beam along X, offset natin siya ng along X. So, positive siya. Offset 0.2. Pero itong sa J-direction, negative siya kasi ang positive natin dito na ano eh. Alam mo na, kumbaga sa ano, kung titingnan natin yung top view, ito yung origin natin, positive in this direction. Ang opposite ng negative. So, mamaya niyan, mayroon tayong negative values, mayroon tayong positive, negative na opposite. So, ganun yun. So, kung ito, G, negative 0.2 yan. Pag dito naman sa X, positive 0.2. Kung dito yan na, pag dito ka naman banda sa kabilang kulong, ang opposite naman sa G, negative naman 0.2. Mayroong negative 0.2, positive 0.2. Makikita mo yun mamaya. So, yan ang gaanohin natin ngayon. Dito tayo, click mo lang to beam offset. So, alam na natin sa Y, nag-offset tayo ng negative 0.2. Ibababa natin yung beam ng 0.2. Tapos, siyempre sa X direction, ang start is 0.2. Tapos click ulit, offset, end naman. So, ang end, ganun din, negative 0.2. Pero kanina, ang start 0.2 yun. Ngayon, negative 0.2 sa end. Kasi opposite direction eh. So, yun yung sa X direction. Ito ngayon, sa Y direction naman tayo. Ay, sa Z direction. So, start,
negative point 2, then point 2 sa start yan. Offset, then end. Negative point 2, negative point 2. So, i-apply natin. Ang unahin natin ito sa ground floor. Ang second floor na ano. Yan. Kasama natin i-highlight yung kulom. New view. So, i-view natin siya sa isometric para kita agad. So, ganyan siya. Highlight natin to. Ito yung sa X direction. Kung titingnan mo, ayan o, may X, Y, X. So, sa X direction tayo. So, isi-select natin yung lahat ng mga X direction. Isa-isahin natin, ganyan, click control. Pero since pareho lang ang property nila, pareho ang size, dito ka na lang sa kanina, kagaya kanina. Sa beams, select beam along X direction. So, yan. So, click mo yan. Nakababa na. Kasi ito yung start. Start, start. So, dito naman tayo sa end. Para itong end bumaba. Click mo yung end. Then click. Yun. Nakababa na. Yan ay sa anong X direction. Ito naman nga tayo sa J direction. So, isilik na naman natin yung beams. Naka-highlight na to. Punta tayo dito. Isilik. Along G. So, click. Tapos, balik tayo. Kailangan naka-uncheck to, ha. Balik tayo dito. Then, assign. So, kung makikita mo, although hindi pa tayo tapos, ha, pero check muna natin. Makikita natin dito. Pantay na siya. Pero check nito kasi dito sa dulo, hindi siya pantay. Wala kasing kulom to eh. Kaya nagkagaganyan siya. So since hindi siya pantay, i-adjust natin. Mayroon tayong idadagdag na dito sa portion na to. Kung anong lapad nito sa end niya. Ito yung start, ito yung end. So, doon tayo sa end along X direction, ha. So, may gap konti. So, ang gagawin naman natin dyan, itong sa mga beam na to. Point 15 ulit dapat. Nangyayari kasi ganito pag walang kulom. So, maglagay tayo ng parameter. So, ano tayo? Along G tayo. Wala tayong along X. Pero mayroon tayong start and end. So, offset. Start. Negative point 2. Automatic, ang, ano, kung ano yung size ng beam na to, ang kalahati nun, yun yung laging ano niya, drop. So, negative point 2. Since along J direction tayo. So, ang start natin is point 15. Let's click ulit. Offset. End naman. Negative point 2. Then, negative point 15. So, i-apply natin dito sa mga beam na to. Click mo lang. Then, click. I-highlight mo ulit. Kahit ito na lang i-highlight mo. Itong portion na ito. O, paano hindi ka mahirapan. Top view. Then, highlight mo lang itong mga portion na yan. Pagka-highlight mo dyan, view. So, wala na. Okay na siya.
So, ganun ang gagawin natin dito sa ano. Ito naman dito tayo. Pareho lang na proseso. So, yung parameters na nilagay natin dito, yun na yung i-apply natin. Wala na tayong idadagdag. So, mas mabilis na lang. So, paano ma-view yung naka-highlight? Right-click lang, tapos new view. Yun. Tapos, view mo siya sa isometric para madaling makita. Tapos, balik ka dito. Tapos, highlight mo yung along X. Tapos, click lang. Mabilis na lang to. Yan. Tapos, yan. Ganyan. Tapos, highlight mo yung San C. Click. Click. Tapos, highlight mo dito. Click mo tong mga kulong na to. Tapos, highlight mo to. Highlight. Click mo tong mga beams. Yan. So, okay na siya. Mabilis na lang siya sa umpisa lang doon sa Singapore, tumagal tayo. Siyempre. Pero pag pangalawa na, mabilis na lang. Kasi nga, yun, pareho lang yung trim natin doon sa second floor, pareho lang sa roof deck kasi ito eh. Pareho lang. Kaya, mabilis na lang. Ang medyo mahirap lang dyan pag magkaiba-iba. Kaya, mas maganda talaga pag nag-design, kung maaari, iwasan yung iba-iba mga sizes. Pero hindi naman maiwasan na mag-iba ka. Kasi, depende yan sa sitwasyon eh. So, proceed tayo. Sa taas naman, ito last na lang to. Dito, sa parapet. So, balik tayo dito. Highlight mo yan. Tapos, select mo yung along X. Ganyan mo lang. Yan. Tapos, highlight mo to sa J direction naman. Yan. Yan, so okay na yan. So makikita mo dyan pag i-check mo. Pantay-pantay na yan. Yan. Pantay-pantay na sila. Ang kasunod dyan ay yung property reduction factor. Sa mga columns yan, pag nag-consider ka na yung mga column mo daw, nag-crack na. So, ibig sabihin nun, during earthquake, i-assume mo siya na yung strength capacity ng column ay kunwari, hindi na 100%. Na consider mo siya, nasa 70% na lang daw. Ang tanong dyan, kung kaya pa ba ni column mag-resist ng mga forces during earthquake na 70% na lang yung ano niya. 70% na lang yung capacity. So, kaya nga, i-design natin. I-assume natin siya na 70% na kailangan kaya niyang i-resist yung mga lateral forces. So, lagay natin dito. Yun yung sa moment niya eh. So, dito lang yung i-apply natin yung 70%. Ito ay para sa column. So, pagkalagay mo dyan, add mo lang. Tapos sa beams naman, 35%. So, yun. Highlight mo lang to. Ito yung sa column. So, dapat hindi mo mapagpalit-palit. So, select Y. So, assign. Click mo dito sa space na to. Click mo to. Sa beams naman to. So, select X. Select G. Then, assign.
So ang kasunod nito is sa support naman tayo. Pero since ito ay superstructure, so superstructure to naka-fix siya. So add mo siya. So ito na yung fixed support. Pwede mo siyang i-delete. Tapos uulitin mo, halimbawa, create. So makapapamili ka dyan, fix, pin, fix but enforce, condition. So dito tayo, add mo lang siya, ito na yun. So ngayon, i-view mo muna yung structure na sa front view. Then naka, ano ka, naka node cursor ka. Kasi node cursor lang, or node lang ang i-select mo dito. So, kung paano lumabas yung mga node, guys. Ngayon, ganyan. Shift key. Yan, shift key. Kung paano mo itago. Yan. Kung paano mo malalaman ang shortcut nito, pwede rin right click, then levels. So, makikita mo dito. Ito na yung sa nodes. Kung gusto mong lumamas yung node, click mo lang to. Then, apply. Lumabas na. Pero, so nandito yung ano niya, key. Ibig sabihin, shift key. So, shift key. Nawala. Shift key ulit. Nandiyan. So, balik ka sa levels. Ang node numbers dito, uncheck mo lang to. Kaso dito, guys, yan. Hindi mo makikita ang number kasi yung number kasi nito. Parang kulay itim din kaya hindi siya makikita. Pero mayroong settings kung paano maano natin. Halimbawa, baguhin natin yung kulay ng node na yun. So, pinalabas na natin, hindi natin nakikita. Ayan o. So, dito lang tayo sa display options. Punta tayo dito sa node levels. Then, baguhin natin yung font. So dito, pwede mong baguhin ang kulay. Naka-black kasi siya eh. Kunwari, yellow. Apply. Okay mo siya. Apply. So yan. Lumabas na yung mga nodes niya. So ganun din yun sa... check natin. Pag dito sa BIMS, makikita mo B. So ibig sabihin yan, Shift B lang para lumabas yung mga kulay. Shift B. Kaso wala yung mga numbers. Kasi nga, kulay itim. So punta ka dito sa display options. BIM levels. So ito yun eh, kulay itim. Punta ka sa font, tapos bagbaguhin mo yung kulay. So gusto mo alit, sabihin natin, ano na lang. Ito, itong kulay na to. Then, okay. Apply. So, yun yung mga kulay niya. So, depende din niya sa inyo kasi ang original nito, white, ginawa ko lang itim. So, i-hide muna natin yung mga node numbers. So, kagaya niyan, view mo siya sa front view. So, i-highlight mo yun ngayon yung mga nodes. Highlight mo siya. Make sure na naka-highlight din siya. Ito yung default eh, no support. So, i-highlight mo yan. Tapos, highlight mo siya. Then, assign selected nodes. So, ito na yun yung support natin. So, lahat ba may support dyan? Pwede man ma-check mo dyan. Yan, ganyan. So, para mapaikot-ikot mo siya, i-press mo lang yung arrow sa keyboard. Ganyan.
Mayroong arrow dyan sa keyboard. Arrow down, arrow right, arrow up. Na, ganyan. So, hanggang dito lang muna tayo guys sa modeling. Maraming ibang mga technique paano magmo-model. Ito kasi uniform ang mga columns, beams, dimension. Medyo mahirap-hirap doon pag magkaiba-iba. Ang gagawin natin is modeling lang muna. Hindi pa kasama ang design. Pero guys, pag nag-design kayo, tandaan nyo, nandito na tayo sa support. Tapos na tayo. So, ang kasunod nito, loadings na. So, dito na nyo i-apply yung dito ka sa right side, makikita mo may definition, load case details, load envelopes. Dito mo maano. Pero mayroon tayong separate dyan. Since nandito lang tayo sa modeling. So, ito na yung kumbaga sa ano. Wala na tayong ibang gagawin dito. Tapos na tayo nag-model. Kompleto na yan. Properties. Kumbaga sa ano, nadaanan na natin to. Geometry, properties, materials, specifications, supports. So, kaya nga, dapat pag nag-model ka, mag-uumpisa ka dito. Tapos dito. So, sigurado niyan, pag wala kang na-skip dyan, okay ka na. Since nandito na tayo sa support at nalagyan na natin, wala na tayo. Ang kasunod dyan, loading na. Pagkatapos ng loading mo, analysis na. So, pwede kang mag-design gamit nitong ano, itong start ng ito. Usually naman kasi sa iba, pag nag-design, gumagamit ng, alam mo, RCDC. Pag foundation, ginagamit ito. Or may separate na ano nito, foundation design. So, hindi na nila ginagamit itong built-in ni Staad Pro. Ito. Hanggang dito lang, ay importante doon, mayroon kang analysis, may output ka. Kailangan magkaroon ka ng output. Magkakaroon ka lang ng output, pag dito nadaanan mo to, nakompleto mo to. Nakompleto mo siya. Tapos, inanalyze mo siya, walang error, okay ang output. So, isisave mo ito. Ngayon, i-export mo siya doon sa RCDC. Ito, may RCDC tayo dito eh. So, hanggang dito lang muna guys. Kung nagustuhan nyo itong video, please don't forget to subscribe and share. Click the notification bell para pag may mga bago tayong mga videos, automatically, ma-inform na kayo. So, thank you for watching guys.